Sobrang dal na ba ng face mo and feeling mo kailangan mo na maglagay ng facial mask? Pero wala kang budget at wala kang mahal na magandang facial mask dahil tayo ay naka-lockdown. So worry no more! Kaya sa kusina mo lang, mahanap mo na ang sagot sa katanungan na ito. And for you to find out, just stay tuned and watch until the end of the video. Welcome sa YouTube channel ng Enticing Angel. At kung bago ka sa YouTube channel namin, don't forget to click the subscribe button dito sa may portion na to. And syempre, pahit na notification bell para updated ka sa latest uploads namin and pa-thumbs up para sa video na to. So for today's video, for today's vlog, what I'm going to share is, I'm going to share na yung current facial mask na ginagamit ko. And since naka-lockdown, since tight ang budget, kailangan kong marap na ibang remedy, kailangan kong marap na ibang alternatives para kahit na paano mag-freshen up yung mukha ko. And disclaimer lang ha, this facial mask will not cure your acne or your tigyawat. Ito po ay para lang mag-brighten up at para mag-freshen up lang yung pinakamukha mo. So ano yung ginagamit kong facial mask as of the moment? So dahil nga tight yung budget ko, ang ginagamit ko lang ay yung nakikita ko lang sa kusina. So kailangan ko lang, ang ginagamit ko lang is itlog saka kape. So yun lang dalawa na yun. And this one is already trending. So actually I've been using this for quite some time, mga 2 weeks na ata or 3 weeks na ata. And luckily, okay naman yung naging effect sa akin. Again ha, hindi ito ginagampang gamot sa tigyawat. So, paano magiging process on how to make your facial mask out of coffee and egg white? So, unang kailangan mo ay itlog. So, lagay mo lang siya sa bowl or kaya sa kahit na anong lalagyanan. Then, you can separate the egg yolk. Hindi mo kailangan yung egg yolk ha. Hindi ka mag-iprito ng itlog sa mukha mo. So, separate mo yung egg yolk. Ang kailangan mo lang is yung egg white. Then, after that, lagyan mo lang siya ng coffee. For the coffee, for the amount of coffee, it will be your choice. Kung gusto mo mas marami, para mas matapang yung scent niya, okay lang din naman. Pero sa akin kasi, I prefer na mga 1/4 tablespoon lang. Ganun lang karami. Then after that, you beat it up, then mix mo lang siya, and ito yung lalabas. So ganyan. Yan, nakikita niya yan. Mixture na siya. Yung coffee, saka yung egg white. So before I apply this on my face, ano ba yung mga makukuha nating benefits from this facial mask? So unahin natin yung coffee. So as we all know, coffee is an antioxidant. So pwede nating ma-detoxify yung ating balat by applying coffee on our face. And another thing is, yung coffee is, it prevents yung mga water na nagsastock up sa mukha natin. So, it removes the excess water on our face. So, yun yung pinakaunang benefit na makukuha natin out of using coffee on our face. And how about the egg white? Egg white is a protein-rich substance. So, pag protein-rich ay, ang pinaka-effect niyan is nakapagta-tighten siya ng skin natin. So, it will be the benefit of the egg white. So, it will tighten your skin and it will make your skin a little bit brighter and refreshing yung looks niya. So yun yung pinaka benefit ng ating coffee saka ng ating egg white. So paano yung ginagawa kong process on this one? So I simply apply the mixture. So yun yung mixer natin. Ina-apply ko lang yan all over my face and including my neck portion para kahit paano ay mag-even out yung skin tone ko. Kasi as you all know, medyo maitim pa tong portion na to. So kung ano man yung ina-apply ko sa mukha ko is ina-apply ko rin sa my neck portion ko para medyo mag-even out. So mas maganda kung ilalagay nyo to sa theft or sa freezer kasi kahit paano ay medyo malamig, mas may cooling effect, mas masarap sa pakiramdam yung mask pag ganun yung pag may cooling effect. So just simply place it on your face. For this one, ginagamitan ko siya ng brush kasi ay mas hygienic pag may brush, unlike kasi yung ibang nakikita ko sa video sa YouTube, ang ginagamit nila yung bare hand nila. And hindi natin alam kung ano hinawakan natin that particular moment. So, I suggest na yung brush ang gamitin nyo. Tapos, i-wash off nyo lang yung brush para matanggal din yung pinaka-coffee at yung egg white doon. So, simply apply that. Sa akin kasi is, ginagawa ko is 2-layer. So, after that, yan, lagay ko lang dyan. Pati sa may under eye. Kasi medyo ang pangit ng balat ko doon. Medyo nagsasag na. So, para kahit na paano medyo mag-tighten. And, what good about this is, pag ikaw ay coffee lover, sobrang may enjoy mo to kasi sobrang ang sarap ng aroma ng coffee.
Ang sarap ng aroma ng coffee. Sobrang napaka ako sobrang nakaka-relax yung aroma ng coffee. So pwede rin siyang magamit for relaxation. So po yung kabilang portion naman. Ayan. May narinig akong boses sa labas. Baka yung pamangkin ko yun, nahalap na naman ako. Ayan. Lagay lang natin on this side, on this portion. Then, after that, ayan. Pati sa my neck area. Medyo matagal-tagal ko na rin itong ginagamit, which I mentioned a while ago, mga 3 weeks na. Hindi ko lang kagad ako nakapag-vlog kasi ay wala lang, ayoko lang mag-vlog nung mga nakaraang mga araw. So, after kong malagyan yung pinakabuong face ko, including the neck portion, pinapatuyo ko siya ng mga 15 seconds lang and I apply the second layer. So, nagalagay pa ako ng second layer for this one. Then, after ko malagay siya for ng second layer, pinapatuyo ko siya for 15 to 30 minutes. Pag medyo sobrang tight na ng mukha ko, kaya medyo may itchiness na, tinatanggal ko na siya. And hindi pa ako naliligo, so mas I suggest na you must do it or you can do it before going to bathroom or before taking your bath. Para kahit paano ay ma-wash off mo, ma-rinse off mo yung pinaka-dirt. Kasi minsan, dahil black nga yung resin niya, medyo ang sagwang tingnan pag hindi mo nahilamusan na maayos. So, I'll be back after kung mailagay yung second layer. 2,000 years later. So, kakatapos ka lang maligo and this will be the result. Ayan yung pinakamukha ko ng after kong maglagay ng coffee and egg white. And for 3 weeks, ang pinaka-notice kong changes sa mukha ko is yung nag-even out na yung skin tone ko. So yung may forehead, tapos yung sa may neck area, medyo may itim pang konti, pero nonetheless is medyo mas nag-even out na yung skin tone ko. And that's it. Ang medyo hindi lang sa kanya nice is yung medyo mabusisi rin kasi mag-mix ka ng itlog, yung coffee, tapos nag-a-apply ka for 20 to 30 minutes. So, medyo, it will consume around 45 to 1 hour of your time. Tapos, maliligo ka pa afterwards, maghihilamos ka pa. So, kung hindi ka masyadong, tawag dito, matyagang tao, eh, baka hindi mo siya gawin. Actually, ginagawa ko siya mga 3 times a week ko siyang ginagawa, or mga 4 minsan. Then, hindi naman lahat ng mixture ay magagamit mo. So, ang ginagawa ko is nilagay ko siya sa may ref. And dun sa mga nabasa ko sa Google and other references na pwede namang mag-last yung pinaka-egg na naka-open for 2 to 3 days. So, pwede mo siyang magamit. Actually, ginagamit ko siya ng morning and afternoon. Or morning and afternoon, tama, bago ako maligo sa hapon. So, mga 2 days ang ubos na kagad siya or mga 3 days ang ubos na rin kagad siya. So, hindi mo na siya i-store sobrang tagal sa may ref. So, that's it. If you want to have your own version of the facial mask, it will be your choice. And again ha, hindi siya ginagamit for acne removal or pimple removal. So, iba yung benefit na magagawa niya sa'yo. It will just simply refresh your face. So, that's it. Thank you for watching. Welcome sa YouTube channel ng Incising Angel. At kung bago ka sa YouTube channel namin, don't forget to click the subscribe button dito sa may portion na to. Also, pahit na yung notification bell para updated ka, may mga tumatakbo. So, kakatapos ko lang maligo.